Magandang gabi po sa ating lahat. So, nakakinabahan po ako. First time ko lang po kasi mag-share ng ganito. Tapos, yung topic ko po yung gagawa. Though, nagagamit naman po ko sa ibang way ng pagsasalita. Iba pa rin po pala pag ang Diyos na ang ating pag-uusapan. Nandun pa rin po yung papa. So, bago po ako mag-umpisa, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Sister Jackie. Matagal na rin po ako nag-aano dito sa DDU. So, sabi po ni Coach nung isang beses, sabi niya, Jackie, sabi niya, magpagamit ka kay God. So, sabi ko, hindi ako makahindi kasi mahirap kumindi. Kasi ngayon, blessing na hindi mo hinihintian eh. Magaling kay God. Yung pakayang igagamitin ka niya. So, magbabalik pa po rin lang po ako sa Panginoon. So, sabi ko, nung ibigay po sa akin yung assignment na yon, nag-isip na rin po ako ng mga sasabihin po, ang dami-dami kong gustong sabihin, pero hindi na ano po ako na ito yung topic, ito yung gusto niyang ipaano sa akin. Pero bago po ako magsalita, let's bow our head po and start it with a little prayer. So, Father God, salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa paggamit mo sa iyong lingkod. Ako po'y nagpapakumbaba, Panginoon, ulod sa iyong harapan at nagpapagamit. Gamitin mo po ako at hatid mo po ang kahit na anong message po, Panginoon, nang naaayon po sa iyong kagustuhan. Kaya mo po ang mga makikinig po na aming mga kapatiran, Panginoon, ay maunawaan at aming kasabuhay po ang aming maririnig at gamitin sa aming pang-araw-araw na buhay, lalo na po sa panahon ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayan. Sabi ko nga po kanina, ang dami-dami ko pong message na gustong sabihin. Pero ito po yung binigay sa akin ni God, yung overcoming fear. Ayan. So, ano ba ang ibig sabihin ng fear? What is fear? It is the unpleasant emotion caused by threat of danger, pain, or harm. So, isa lang daw po itong emotion na takot na pwedeng magbigay ng danger, kumbaga parang sakuna o sakit o makakapanakit sa atin. So lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang takot na pwede pong healthy fear or unhealthy fear. So para sa ating po mga kapatid, gamitin nga po natin yung ating chat box. For the first time po magpapagamit po ako ng ating chat box. Pwede pong i-type nyo doon kung ano po yung kinatatakutan nyo sa buhay at the moment. So, lahat naman po tayo may takot, di ba? Overcoming fear. Pag-uusapan po natin para overcome our fear. Pero syempre, may I know po yung mga takot nyo po. Sige po, bibigay po ako ng mga 1 minute para po pag ma-type nyo po yung mating fear. Para po mabasa natin. Mawala, yes. Nakakatakit, yes. Naandong po sa unknown, preferential, papunta sa langit. Kinatatakutan, wrath of God. Ayan, I'm scared. Baka mamaya matikok na ako, Mr. May. So, ayan po. Sa lahat po tayo, may kanya-kanyang takot, ano? So, pero dito po sa aking pagsesearch, so there is 5 top fear of people, which is death. Siyempre lahat tayo matakot mamatay, sickness, takot magkasakit, famine, takot mag-ut. Lalo na ngayon, ang daming nangyayaring gera, gulo, kahit saan. Tapos failure, takot po tayong mag-fail. Tapos siyempre embarrassment, isa po yan. Tulad po na nangyayari ngayon. Natatakot po ako kasi baka po hindi ko ma-deliver yung message ni God. Pero praise God, binigyan po naman niya ako ng napaka-exing knowledge to deliver the message. So, ano nga po ba yung causes of fear? Death? Bakit tayo ay takot mamatay? Bakit kaya tayo, ang tao ay takot mamatay? Kasi po ako po, with my experience po, nung medyo bata-bata po ako, kasi ngayon medyo may edad na po ako, takot po akong mamatay. For what reason po? Kasi sinasabi po nila na pwedeng pumunta ka sa impyerno, ang hirap na ng buhay dito sa mundo. But after death, pupunta ka pa sa impyerno, masusunog ka sa apoy.
baka parang there is no rest. So sabi kong ganun, parang nakakatakot mamatay. Parang noon una, naghanap pa ako na where can I have power to live longer. So yun, so, but praise God, nakakilala po ako sa Panginoon. I have known po na lack of knowledge of the word of life, which is from the Bible, is you will overcome that the fear of death. And then, sa susunod po, sickness. Bakit nga ba tayo takot magkasakit? Kasi natatakot tayo ang pagkakaroon po kasi ng sakit. Pwedeng masakit sa katawan, tulad na lang po ng cancer. Kasi nakita, with my experience po kasi, kuya ko po nakita ko paano siya, with my father po, nakita ko po silang paano po silang magkasakit. Kasi pareho po silang namatay sa sakit. And parang nakikita ko na yung kuya kong ang lusog-lusog. Tapos nung bago mamatay, halos buong na siya. Baka parang yun ang nakakatakot. Kumbang parang iningatan natin yung katawan natin. Tapos biglang when sickness comes, biglang mamamayat tayo, papangit tayo, yung mga nilalagay natin ng gumagamit ng mga glutathione dyan, yung mga binagamit na pampaganda. Then at the end of time, pag nagkasakit po tayo, biglang mawawala po yung mga yun. Mawawalan po ng size tayo yung mga ginamit po natin pampaganda. Di po ba? Tapos syempre, pag may sakit ka po, nakakatakot kasi kailangan natin ng pera. Ang mga may sakit po na walang pera, nakakatakot kasi hindi po makapagpa-check up. Bakit? Kasi kailangan, syempre pag may sakit ka, kailangan mo malaman, kailangan mo ma-follow up, baka may chance ka pa bang gumaling. So kailangan mo ng doktor. At pag sinabi mong doktor, pirma pa lang po ng doktor, libo na siya. Malapa po yung gamot. Tapos pag cancer pa po siya, mayroon po tinatawag na chemo, radiation. So yung nakakatakot yung mga bagay na yon, di po ba? Tapos next po is famine. Ano nga pa nga ba ang cause of famine? Economy, kumbaga bumabagsak po yung economy, is nakakatakot kasi may war, may gyera po, tapos may drought, may paggutom. Nakikita po naman po natin sa ibang bansa tulad ng Lebanon. Has Lebanon ba yung nagkakagulo siya ngayon? Hindi po ako masyadong pero I have heard po na ibang mga bansa po nagkakaroon po ng nakikita po naman natin yung pinapost nila sa Facebook na yung mga bata po nagugutom, walang makain kasi gyera, walang pumapasok na mga products na para pangkain. So, parang nakakatakot. So yun, so takot din tayo mag-failure. So bakit ba nga nakakatakot mag-failure? Bilang estudyante po noon kasi, takot ako mag-failure kasi ang expectation ng parents ko napakataas. Kasi hindi naman sa sasabihin ko to not to brag, just to make example po. Kasi po yung nanay ko po that time, sa elementary pa lang po, kinakitaan ko na sila ng high grade. So, nandun yung expectation ng mother ko na I will be somebody in the school. Pero pagdating po ng graduation o kaya na end of school, wala akong honor. Sabihin, parang natatakot ako magsabi sa nanay ko, nanay, hindi ako yung top. Na hindi ako, parang nakakatakot, di po ba? So yun, nakakatakot kang failure kasi yun nakakaano yung high expectations of people around us. Tapos yun, embarrassment. Nakakahiya. Tulad ngayon, yung pagsasalita ng ganito. Yung ba, parang ako lang po nandito sa room, tapos kayo naka-online, pero still I have my fear. And fear na baka pumamaya, iba-iba na pala yung sinasabi ka, out of topic ko pala. So, nakakatakot na lalong-lalo na po ang public speaking. Unang-una po yan na fear, embarrassment po nung element nung nag-aaral pa po ako. Meron pa nga ako na alala, magkukwento lang po ako ng konti ha. Kasi konti lang naman yung topic ko, kaya pwede akong magdagdag ng kwento para kung mabahaba ng konti. Nung high school po ako, nag-aaral po ako, pagka sinasabi ng amo ko, ng mga teacher ko na kasali kami sa isang contest or ano, sabi ko, pwede akong sumayaw kasi hindi ako nagsasalita. Pwede akong, pag minute of the meeting ko, pwede akong maging secretary kasi nagsusulat ako, hindi ako magsasalita. Pero dumating po yung time na may balagtasan. So sabi ng teacher ko, lahat ng mga writers sa school, mag-submit ng topic. So pag-aaralan nila. So pero yung na-submit ko po kasi, apat ang tao. So may lakang bini, lakang diwa, tapos laya at diwa. Ang kumbaga laya at wika. So, meron kaming tatlong tao, yung pang-apat, yung lakambini, walang magro-roll. Kasi ang sasabihin lang niya, dadalawang two little words.
So sabi nilang gayon, ba't ako mag-join to? Kaunti yung ano. So napilitan na ako yung magsalita. For the first time in my life po, nagsalita ako sa stage with two little words na muntik ko pang hindi mabigkas dahil nga po sa takot. So ganun po katindi ang takot sa atin. Kumbaga parang negative thoughts na kapag, ay, lagi po natin iisipin na according to King James, for the... Ayun, teka lang po, tatanggalin ko yung salamin. Baba na. Ayan, anytime fear enters the domain of your life, rest assured it's not from God. Bakit po yun nasabi? Kasi according to Timothy, 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and a love of love and a sound of mind. So hindi po siya galing sa Diyos ang takot. Pero sabi po nila, sabi po sa isa sa ibang studies na a good fear might bring us closer to God. So what are the good and healthy fear? Tulad po ng, magbibigay lang po ako ng sample pero hindi po wala po siya sa slide. A good fear, yung tulad ng takot ka sa sunog. Diba? Takot tayo sa sunog. So hindi tayo lalapit sa sunog. Dahil takot tayo, so mas magiging healthy siya kasi mas magiging maka-healthy sa atin kasi hindi tayo pupunta sa sunog. So safe tayo. Fear of God. Takot tayo kay God kasi kaya takot tayong magkasala, takot tayong gumawa ng mali kasi may takot tayo sa Diyos. So that is the one of the healthy fear. So fear na naano ko lang. So ayan. So fear will lead you in doing unspiritual and irrational and ungodly decisions. So, yun nga po. Pag takot po tayo, magkakaroon po tayo ng desisyon hindi ka nais-nais. Pwede tayong tulad ng halimbawa, takot tayong magutom. Baga sa ating sa Pilipinas po, ang dami-dami kong walang makain. Pero ano po yung ginagawa nilang solution? Pwedeng magnakaw sila, pwedeng maraming prostitute. Kasi yun, it's their way. Kumbaga napaka-ungodly decision. Napaka-irrational and ungodly and unspiritual decision. So sabi nga dito sa ano, yan. So my next slide po. Sabi po sa Chronicles, yan, overdone. Sorry po, naligaw po ako. How to overcome fear. Ayan, so how to overcome fear po ba? So, sa ano po, kasi may topic alone po, hindi po natin pag-uusapan po ano yung mga takot-takot natin. Although it's a part of it, yung kailangan po natin pag-usapan is how we will overcome fear. Ano nga ba yung katapat ni fear? Ano ba yung dapat nating gawin para mawala sa atin yung takot? Kailangan po natin magkaroon ng faith. Faith with who? Faith with God. With faith of God po, kahit kasi kung takot kang mamatay, with your faith of God, read the Bible. Read the Bible kasi naandun po lahat ng promises of God. Then aside from faith po, kailangan po, we have to process it with talking. We have to pray. We have to have a faith. We have to pray. And then we have to say it with prayer. Then do with action. Kailangan po natin gumawa ng action. So aside from our faith, kailangan po natin, kasi dito po yung sa Bibles po kasi meron pa mga kings na naging natakot po sila. Tulad po ni, alam ko magbubukas po ako ng Bible. Kasi hindi ko po siya nailagay sa slide. Ayan, sa 7 Chronicles 20. Si King Jehoshaphat po, nakalagay po rito. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria, and behold, they are in Hazazon Tamar, which is in Engedi.
So kumbaga parang si Josaphat po siya, si Josaphat po natakot po siya with the words. Kumbaga parang yung takot po niya is it's cause of words na nakarating sa kanya. Pero ano po ang ginawa ni Josaphat? Nag-kneel down po siya, nag-pray kasi sabi po ni God sa ano sa 20 sa chapter 20:15 sabi niya 20. Sabi po niya, and they rose early in the morning and went into forth in the wilderness of Tekoa. As they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, you shall be established with his prophets, and you shall be prospered. Yan. So, ang pangako po ng Diyos, basta maniniwala ka lang po sa kanya, they will bring prosper. Kumbaga parang, kahit na ano pang pagsubok ang dumating sa buhay po natin, pagka yung maniniwala po tayo, we read the Bible, with the words of God, we will be prospered. Tapos ito pa po, meron pa po siya sa Isaiah 12:2. Behold, God is my salvation. I will trust and I will not be afraid. For the Lord my God, the Lord God is my strength, my song, and He has become my salvation. So napakaliwanag po, ang dami pong promises ni God na sa kabila po ng takot natin sa mga nangyayari po sa buhay natin ngayon, lalo na po ngayong pandemic, ang dami-dami pong namamatay, ang dami-dami pong nagkakasakit. Sa lalong-lalo na po sa Pilipinas, sasabihin po lang na may sipon, pupunta ka sa doktor, sasabihin nila, positive. Which is, kung titingnan mo naman yung study ng ano ba ang explanation ng isang COVID patient, kailangan po siya yung dry cough. Dry cough, ibig sabihin po ang may runny nose at saka may at coughing, hindi po siya considered as COVID patient. Kasi po napakalinaw po yung sinabi po doon na it's a dry cough. So ibig sabihin po, yung takot po natin dahil na it's ongoing around the world, hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang po dito sa Brunei. So na yung tao, biglang nagpa-pop up yung number ng tao sa Pilipinas na nagpa-positive. Pero kung titingnan po natin, hindi po naman po sila talaga. Baga parang, it's the system, it's the situation is eating us with fear. So, ano nga pang dapat natin gawin? We just kneel down. Kneel down and ask God's prayers. Kasi po, with my situation po talaga, no, kaya po ako napaupo dito para mag-share ng word. Kasi, I have plan of going home back for good. So ayan, nagkapag ano na po ako na mag for good, so hindi ako although I'm not ready financially, kasi ang talagang pinangako ko sa sarili ko, mapatapos ko lang yung tatlo kong anak. Kahit wala akong ipon, I want to stay with them. So sa nangyayari po ngayon dito sa Pilipinas, how can I start? Although, nandun na talaga yung plano ko, parang hindi na ako mapipigilan. So, sabi nga po ni Coach, bago ka umuya, si Jackie, paggamit ka muna. So, praise God naman. Although, yung message po siguro is not enough to show. So, iaano ko lang po na with prayers and thanksgiving siguro, God will provide, God will guide me, God will, because I know in my heart that God knows my heart, God knows my plan. So I know that with my trust, with my faith and prayer, I know that God, my fear will be overcome. Yan. So, yan nga po. Bago ko po tapusin yung message with a small prayer, may singalang po talaga yung message ko. More Bible verse po na kailangan natin i-take note. Baliwala na po talaga sa slide. Nag-end na po ako doon. If your fear of hunger, sabi sa basahin po natin yung John 6:47 of 48. Because sabi po niya doon, Jesus is the bread of life. Kung tayo po naman ay nauuhaw, John 7:37-39, sabi niya, I am the living water. Kung tayo po ay natatakot sa kadiliman, basahin po natin ang John 8:12. Sabi niya po doon, I am the light of the world. Kung tayo po naman ang may karamdaman, sakit sa ating katawan, basahin po natin ang Luke 1:17. Mahaba po yung verse, pero sabi po niya doon at the end, I am the healer. So God is our healer. God is our living water. God is our bread. And He is the light of the world. So what, para saan pa po tayo matatakot? We just have to have our faith,
pray with the Lord, say, and then with action. Siyempre, kahit may tiwala tayo sa Panginoon, kailangan natin gawin ng action. Makipag-fellowship tayo sa kapwa nating mananampalataya. Hindi ko sinasabing piliin natin yung fellowship natin, pero we spread the word of God. Ayan po, so, yun lang po ang message ko with a simple, kasi yun lang po yung pinaano sa akin ni God. Hindi ko mapoalam po masyado kung naintindihan niya po. Pero tatapusin ko po yung message with a simple prayer din po. Father God, salamat po Panginoon for using your humble servant, God. Hindi ko man po naipahatid yung message na gusto mo, but I believe, Lord God, that you touch the people who listening, Lord God. You touch the people and heart, every people, that over brethren that are listening, O Lord God, that they may overcome fear, we should have faith, God. We should have faith in you. We should have asked for you, and we should have do the action. With these brethren, O Lord God, I know that fear, that whatever fear that will come in our life, Lord God, we will overcome. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ayun lang po. Magandang gabi po sa ating lahat.